Hello guys, ngayong video mag-a-update lang tayo sa ating ibunan. So, ang dami na nangyayari ngayong araw. Ngayong araw pa lang marami na nangyayari. Bali, hindi ako mapakalis sa kanilang lahat. So, mag-a-update tayo ngayon sa ating ibunan. Lalo na breeding season pa rin. So, ang update natin dito, yung mga ginagawa na nila. So, tara! Sasabihin ko na. So, i-update ko kayo isa-isa sa kanila. Alright, simulan natin kinamaha dahil sila ang pinaka-una kong nakita ngayong umaga. So, silang dalawa ay nag-mate na ulit. So, pangatlong clutch na nila yan. Pangatlong clutch. So, yung unang clutch nila ay nagkaroon ng isang inakay. So, ay hindi isang inakay. Dalawang inakay, pero yung isa ay namatay. Tapos yung isa ay yun si Duby, yung handfeed natin. Tapos yung pangalawang inakay ay yung pangalawang clutch. Yung pangalawang clutch, nandiyan pa rin sila. Pinapakain pa rin. So, walang problema sa pagpalit ng kanilang kulungan. Tapos ngayong pangatlong clutch naman, nag-mate na sila kanina. Dalawang beses. Dalawang beses na successful. So, paano ko nasabi na dalawang successful yon? So, nag-mate sila. Yung cock na to, ito, ay tumumba ng halos 30 seconds. So, napagod siya. Panigurado, successful yon. Tapos, yung pangalawang mate nila, ulit, kanina lang din, ganun ulit ang nangyari sa kanya. Tumumba naman siya dito na halos 30 seconds ulit. So, kapag ganun kasi ang mating ng ating mga alaga, successful yon. Yung tipong nakatumba siya na napagod na nahingal, na hindi makagalaw, ganun. Ibig sabihin nun, successful kasi nalabas ni Cup yung kanyang saloobin kay Hen. So, ayun. Pangatlong clutch na nila to. Sana maganda na ang ano nila, ang pagbubuhay ng inakay. So, yung inakay nila dito, aalisin na natin kasi kapag hindi natin inalis yun na nag-itlog na si Maha, pwede magkaroon sa dalawa. So, yung inakay, pwede magkaroon ng problema kapag nag-itlog si Maha. Pwede nilang patayin yung mga inakay, pwede nilang ihulog yung mga inakay. So, hanggat maaga pa, tanggalin na natin yung inakay nila dito. Okay? So, ayun ang ating update dito kina Maha. Dito naman sa kabila, ang mutation nila ay parehas silang possible split tail fallow. So, nagme-mating na to. Mating na sila. Bali, ang ano na lang natin, yung maging successful yung kanilang mating. Bali, nagpapatungan na sila, nahihirapan lang yung cock kasi dito sila madalas nagme-mate. Dito sa maliit na space, na maliit na apakan. Bali, dyan sila nag-mate, nahihirapan sila. Tapos, minsan, nakikita ko sila dito sa perch. Nakikita ko sila dito sa perch na nag-mate, pero hirap pa rin si Kak na pumatong kay Hen. So, kapag ito ay nagkaroon ng ano, ng inakay, may chance lang na baka maglabas sila ng pale fallow na visual. Pero kung wala, bawi tayo or hintay tayo sa second clutch hanggang sa maglabas sila ng pale fallow. Okay? So, ganun lang ang ano, ang ibig sabihin ng post split pale fallow. Ibig sabihin nun, posible lang na may karga sila. So, papatunayan pa natin yan sa kada clutch nila. Kung walang nilabas hanggang sa namatay silang dalawa, ibig sabihin nun, wala silang karga na ano, na split pale fallow. Pero ngayon, basal pa rin sila. Aasahan natin na sana maglabas sila ng visual na pale fallow. So, ayun ang ating update sa kanila. Mating na sila. Inihintay na lang natin na mag-success yung kanilang mating. Kasi nagpapatungan na to . Nagpapatungan na yan. Bali, hayaan na lang na sila dyan. Huwag na natin silang guluhin. So, ang bala ko kasi dito, lalagyan ko ng tabla. Tabla ba tawag to? Yung kahoy na flat, tapos isang direction doon para
kung gusto nila mag-meet dito, eh papatong na lang sila sa flat surface. Sa flat surface para hindi sila na ano na nagkakaroon ng problema sa patungan. So, ayan ang ating update diyan. Next naman, ito. Ito ang inaabangan ko talaga. Ayan. Kasi ang mutation nila ay Green Spit Opa. Ayun, yung Spit Opa. Tapos Bio Ewing. Bali, ito, ang sabi, proven na daw to doon sa una kong pinagbilihan, sa pinakamayari. So, proven na daw ito doon sa kanya. Tapos, ngayon, kanina, bago ako mag-vlog, itong si Kak ay pumuporma na kay Hen. So, ito, pumapatong na. Pero ito ay, yung Hen ay hindi pa dumidipa. So, itong pair na to, kapag nag-breed sila ngayong October, matatawag natin silang Octoberian. So, ayan. Bali, yung mga alaga ko ay medyo matagal sila mag-breed. Wala pa rin nag-mate sa kanila, except dito kina Maha. Ayan. So, kung mag-mate sila ngayong October, ibig sabihin, lahat ng alaga ko, hindi naman lahat, yung mga yung mag-mate, Octoberian sila. So, malakas ang mating nila ngayong October. So, ito. I-explain ko kung ano ang magiging possibilities na magiging inakay nila. So, kung ang mutation nila ay Spit Opa, tapos Ewing, ayan, tulad ng akin, ayan, Spit Opa, tapos Ewing, pwede sila magkaroon ng visual na opa na hen. So, chances lang yun, 50-50. Okay? So, pwede rin sila maglabas ng visual na opa na Ewing na hen. Pero 50-50 pa rin yun. Pwedeng walang visual na opa o kaya visual na opa hen na Ewing o kaya visual na opa na hen. Ayun. So, yung mga cock naman nila, ang possible lang sa kanila ay possible split opa. Ayun lang ang pwedeng maging inakay nilang cock. So, wala. Ay, grabe naman ipot nun. Basang-basa ah. Grabe yun ah. Parang tubig. Siguro ayun na yung yung step way or sign na pwede sila mag-mate. So, ayun lang napapansin ko. Kapag matubig daw ang ipot nila, ibig sabihin daw nun may chance daw mag-mate. Pero ang ipot kasi nila may halong tae tapos ihi. So ayun lang ang aking basihan dun. So malay nyo, ganun talaga ang sign na ready to breed na. So ayun nga, balik tayo sa inakay nila, sa magiging possible na inakay pagdating sa cock. So puro lang yun, puro possible split opa. So, lahat ng inakay nila na magiging cock, possible split opa. Kapag tinest breed natin yung inakay nila, doon lang natin malalaman kung may karga ba talaga yung mga cock nila na inakay ng split opa. Okay? Kung wala, di hindi sila split opa. So, hindi natin sila matatawag na split opa. Possible split opa pa rin. Okay? So, ayun ang explanation dito. Medyo mahirap kayo explain sa video. Mas maganda kasi kung sa personal para na-explain talaga ng malupit. So, ayun. Ayun ang ating dito. Itong pair na to. Sunod naman, itong back-to-back nating Parblue. Mating na rin sila. Medyo madilim dito. Ayan. So, dito sa ating back-to-back Parblue natin, mating na rin sila. Oh, 'di ba? Ang daming mating ngayon. Feeling ko Octoberian talaga mga alaga ko. So, ayun guys ha. Dito naman sa back-to-back Parblue natin. Ayan. Mating na sila. Hinihintay na lang natin na magpatungan kasi yung cock dito ay nagtatangka ng pumatong. Umano na siya sa hen eh. Pumaporma na siya sa hen. So, hintayin na rin natin. So, sabi naman nung pinagbilang ko nito, ito ay isang
proven pair na sa kanya. Yung binigyan tayo ng tatlong itlog nila, yung binili natin to kasama yung tatlong itlog. Pero yung tatlong itlog na binigay sa atin ay hindi nabuhay dahil mahirap pala na mag-foster, lalo na kapag isa lang yung proven mo. So mas maganda kasi kung marami kang proven para alam mo yung edad ng mga itlog. So ayun, para may naisasabay ka. So ayun lang ating update dito sa back-to-back parvlo natin. Mating pa lang sila, hindi pa natin sila pwedeng asahan na mag-mate ng ganitong sitwasyon na wala pang nakikitang dumidipa. So ayun ang ating update dito. Tapos yung possibilities pala nito ng inakay nila ay pwedeng maging throwback at pwedeng maging parvlo. So yung throwback ay hindi nila kakulay, balik kung magkaroon sila ng inakay, throwback ang matatawag kapag hindi nila kakulay. Kunwari, parvlo sila, yellow sila. Ibig sabihin, lahat dapat ng inakay nila ay yellow, pero hindi lahat ay yellow. Pwede sila maglabas ng green, pwede sila maglabas ng blue, pwede sila maglabas ng kahit anong kulay. Ang matatawag doon ay throwback. Okay? So mahirap pa rin i-explain kung wala tayong may papakita na inakay ng back-to-back nating parvlo. So ayan ang ating update dito sa ating back-to-back parvlo. Tapos wala na tayong ma-update dito sa ating itong ating green split blue, tapos ang ito ay isang cock, tapos yung partner niya ay isang parvlo. Yan. Bali ang possibilities nilang maging inakay ay turkeys na parvlo o kaya blue o kaya green. Ayun lang, yung tatlo na yon. So ito ay mating na. Pumuporma na din yung cock nito, yung green, pero wala pa rin sign yung hen na dumidipa. Bali, wala lang. Hindi natin sila pwedeng asahan na magmate. Bali, matatagalan pa tayo dito. So ayun ang ating dito, ang ating update lang. Ayan, bali, ito, bali yung apat na kulungan na yan, na apat na pares, ay ayan yung aasahan natin ngayong October na magkakaroon ng mga itlog. So sila Maha, kahit din na natin asahan, mag-iitlog na yan next week. Alright, so 1, 2, 3, 4, sila yung ating October yan, ayan. So ito, wala, ang hirap dito, sabi proven daw to, pero nag-aaway, binalibag kaya yung cock dito. So ito yung hen, di ba, yung mob, yung opa mob na hen, tapos green opa, ay green split opa. Yung nasa loob sila, itong hen na mob, tinapon niya yung cock pababa dito, balibag eh. Sabi ko naman sa may-ari, boss, ano ba talaga to? Paris ba talaga to? Kasi ni wrestling yung yung cock eh. So sabi niya, ganun daw talaga ang mga hen territorial. Pero hindi ako ganun naniniwala na ito ang dalawang to ay pares talaga. Kasi kung ganun, edi dapat ito si Maha, binalibag niya rin to. Kung proven. Kasi proven daw to, proven din to. Hindi naman niya binalibag si itong partner niya. O, diba? Medyo mahirap paniwalaan kung talagang proven to. Pero, hayaan na lang talaga natin sila na mag-pair. Hindi natin sila pwedeng kalasin. Kasi, ang sabi na mutation nila ay post-split-pale-follow din sila parehas. So, kung totoong post-split-pale-follow sila, hindi na tayo lugi kung kahit hindi sila mag-pair. Ayan. So ayan ang ating dito, hindi natin sila asahan. Tapos dito, nakakatuwa lang kasi after 2 weeks after 2 weeks marunong na sila pumasok sa kanilang nest box. So wala pa ring update dito, nesting lang sila. So kung mapapansin niyo diyan ay nilalabas nila yung mga nesting, yung mga kusot ay yung mga sanga ng malunggay, tapos pinapasok ulit ng hen. Ayan. So nag-aayos yung hen sa loob. Ayan, nilaglag niya. So nesting lang to, wala tayong aasahan ulit dito. Next naman ay dito sa ating flight cage, may magkapares na rito.
So yung nilagyan ko pala sila ng Nesbox dito para malaman ko kung sino ang pwedeng maipares or maibukod na agad. So ito yung blue opa natin. Ang sabi ay isa daw tong cock pero isa sa hen dahil dumidi pa siya. Ilang beses na siyang dumidi pa. At ang pinaparesa niya ay itong ating normal fisher na biopide. Ayan. Isa yung pinaparesan, biopide na cock na halos 16 months na. 16 months old na siya. Tapos ito ay isang blue opa hen. Pwede natin silang ibukod pero sa susunod na kapag nakita na natin ito ay pinakain niya na si blue opa hen. So ayun lang ang ating update sa ating ibunan dito na sana eh silang apat. Ay, shot ang labo. Ayan. Na sana silang apat ay October yan. Para syempre eh magkaroon na tayo ng magandang itlogan dito. Mapaparami na natin inakay. So iiwasan na natin sila na bulabugin para hindi matigil yung kanilang pag-iinit sa mating. So ayun. So yung inakay pala nila Maha, ibubukod na natin yan mamaya after ng video para wala nang masyadong ire-record. So ayun. So, nung napansin ko ng successful yung mating nila, bibigyan na natin sila ng pang-fertility booster. Ayun yung successor pellets. So, bibigyan na natin to bukas ng successor pellets para maganda ang buhay ng itlog. Ayun. So, ayun lang guys sa ating video. Ayan. Ayun lang ang ating update ngayong video. Sana may natutunan kayong konti sa aking mga naturo about sa possibilities ng mga inakay nila tapos kung ano pa yung mga naituro ko. So ayun lang guys, mag shoutouts na tayo. Okay, shoutout tayo. Shoutout kay Leonardo Villalon Jr., kay Tailsy, kay Jericho Carlo Joaquin, kay Angelino Raimundo, kay Nolan Abogada. Shoutout kay Alan Baisak, kay Kian Andrew Rojas, kay Joshua Wage, kay Prince Kiel Tatel, kay Adrian Soledad, kay Jerry Torno, shoutout din kay Sammy Sarmiento, kay Michael Messina, kay Jazz Love TV, kay Florence Aquino, kay Kimuel Maranata, kay Rex Balboa, kay Vince Rosales, kay John Dave De Jesus, and shoutout kay Ricardo De La Cruz, kay Brian Cruz, kay Penny Gone Place, kay Leo Manalili, kay John Dale Vitangkul, at shoutout kay Gerson Pasqua. At kung gusto niyo magpa-shoutout, comment lang kayo at isa-shoutout namin kayo kada video namin. Tapos kung may mga katanungan pa po kayo, comment lang kayo at sasagutin natin yan sa comment or sa video. Okay? So salamat sa mga sumusuporta guys. Mag-ingat po ang lahat and we'll see you on the next video.